guys, today magluluto tayo ng stir fry bean sprout with kalabasa and patola. So pinapakita ko sa inyo ang aking ingredients: sibuyas, paminta, oyster sauce, bawang, hipon at imbutido. So hiwa-hiwain na natin, i-ready na natin ang ating mga ingredients. Hiwa-hiwain na natin ang kalabasa into strips. Ganyan ang ginagawa ko guys pag hinahalo ko siya sa bean sprout. Pahaba ang aking hiwa, parang hiwa ng carrots, ganyan siya. Mura lang naman lahat ng mga ingredients natin, ng bean sprout, ng kalabasa, ng patola. Nakakagulay tayo sa murang halaga, di ba? Subukan nyo na ba itong gawin guys? Madali lang gawin ito, mabilis ang luto lang. Cooking isa na. Pagkatapos yun ang ating bean sprout, naka-ready na. Hinugasan ko na at din rain. Then we have patola, pampabango. Ganyan din ang ginawa ko. Hiniwa-hiwa ko into strips. Ayan. Masarap ang patola dahil mabango siya kahit sa anong gulay natin isahog o isama, di ba? Simulan na natin ang pagluluto. Maglagay tayo ng konting cooking oil sa pot. Ayan siya. Tapos ilagay natin ang ating sibuyas. Then, isunod natin ang bawang. Konting gisa-gisa hanggang sa medyo mag-brown-brown siya. Ihalo na natin ang ating konting hipon. Ilagay na natin ang kalabasa. Ayan. Halo-halo ulit. Then ang ating bean sprout. Dahil mabilis lang maluto ang bean sprout, kaya inuna ko ang kalabasa guys. Lagyan natin ng konting oyster sauce. Tapos durog na paminta. Asin at bechen. Lagyan natin siya ng konting-konting tubig. Pampaluto. Ayan siya guys, malapit na malapit ng maluto. Mabilis na mabilis lang ito. Quick cooking ulit tayo. Ayan, lagyan natin ng konting patis at panghuli, ilagay natin ang patola. Ayan na siya guys. In 2 minutes, luto na siya. Ayan, luto na siya. Ilagay natin ang pork embutido sa ibabaw. Ready to eat na ang ating stir fry bean sprout with kalabasa and patola. Let's eat na guys!